Happy Feast Day, everyone! Pakibati yung kapamilya! Happy Feast Day! Yay! Nasaan na po kayo? Nakabalik na ba kayo ng Maynila sa mga bumabiyahe at nag-work sa Maynila? Nakabalik na ba kayo sa mga bahay-bahay ninyo kung bumisita man kayo sa kamag-anak? Kamusta po yung naging Pasko ninyo? And please remember ha, hindi pa tapos ang Pasko. Hanggang Santo Niño pa ang Pasko. 2 more Sundays, no? So, celebrate pa more. Yay! Alin po ang pipiliin ninyo? Yung mahal mo? Or yung mahal ka? Alin ang pipiliin mo? Ang sagot ni Tita Witty, yung kailangan ko. Ano yun? Malakas na internet. Oo nga, no? Marami sa atin siguro mas pipiliin yun, no? Mabilis na internet. Pero magandang sagot eh, sana all, no? Mas maganda na yung mahal mo, mahal ka rin niya. Yun talaga ang heaven here on earth, no? Kapag mahal mo na, mahal ka pa niya. Dear friends, hanap-hanap mo rin ba yun? Hanap-hanap mo rin ba yung mahal mo na, mahal ka pa? May kakilala ka bang mahal ka niya? Ako, naramdaman ko pong mabuti yun this Christmas. Sa mga tao dito, sa seminaryo, sa mga converse ko, sa mga seminarista, sa mga nagsisimba, sa mga kaibigan, sa mga family friends, through the gifts that they gave, ramdam ko talaga. Ramdam ko rin nung pag-uwi ko sa Tarlac. Daming nagmamahal. And I hope na paramdam ko rin yung pagmamahal ko sa kanila. Salamat sa pagmamahal. Pero I'm sure naramdaman nyo rin yun. Pero yung pinakamahalagang pagmamahal, naramdaman kaya natin? Naramdaman kaya natin yung pagmamahal niya nung baby na pinanganak sa atin? Akala mo star lang yung hinahanap ng Magi? I'm sure. More than the star, ang hinanap nila ay yung pagmamahal behind the star. Kaya ang galing ni Pope Francis, no? Sabi niya, if you want to experience the true meaning of Christmas, you have to sit down and look at the Belen. Meditate on the Belen. Sit down in front of the Belen. And today, kumpleto na yung characters ng Belen, no? Today, pwede mo nang ilagay yung 3 kings dun sa Belen. Because today, they arrived and found the king. Sana all. Pakiulit ngayon. Sana all. Alam nyo, this year ko lang natutunang gamitin yan, no? 2020. Sana all. Naririnig ko na yun ang 2019 pero di ko nag-iintindihan. Anong ibig sabihin? May naririnig pa ang iba, sana oil. Sana all pala. Nung na-meet ko si Father Jake, no? Sabi niya sa akin, huy! Ang tagal namin di nagkita kasi nagbakasyon kami, no? Sabi niya, huy! Gumwapo ka!
Sana all. Kaibigan talaga, no? Hindi. Pero ang totoong sinabi niya, sabi niya, "Uy, tumaba ka! Sana all." Eh, sarap ng food eh. Mga tarlakenyo pa, no? Sarap maghanda. Sana all mahanap natin at maramdaman natin yung pagmamahal ni Baby Jesus sa bawat isa sa atin. Kasi mahal niya tayong lahat. At today, yun ang ibig sabihin ng Feast of Epiphany. God is manifesting His love for everyone. Hindi lang pala siya para sa mga Hudyo. At yun ang sinasabi ng first reading and second reading, that we are co-heirs. St. Paul would say to the Ephesians, we are Gentiles included. We are co-heirs to the love of God. Isaiah prophesied that, no? From east and west, from different places, everybody will experience and will receive the love of God. His love is for us all. Kaya pakitabik mo nga yung katabi mo, tapikin mo yung kanyang balikat. No? Tapos sabihin mo sa kanya, mahal ka ni God. Love ka ni Jesus. Let us enjoy His love. We may have experienced gifts and giving. Let us experience His love. May isa akong kaibigan, ang tagal-tagal na ho, di ko napupuntahan. Namimiss ko na siya. And binisita ko yung family nila. And they were so surprised. Lalo na tanghaling tapat nung pumunta ako sa kanila. Alas dos, yata ng tanghali. No? Tapos, kaninang umaga, tinawagan ako ng friend niya. Sabi niya, naku, Father, tuwang-tuwa si Apong. No, binisita mo siya. Oh. Dear friends, let us manifest the love of God for others. For Jesus is the Messiah of all. Jesus is the Savior of all. His love is for all. Sana all maramdaman yung kanyang pagmamahal. Siguro, dahil sa 2020, nagdududa tayo sa pagmamahal ng Diyos. No? Kasi nahirapan tayo. Ang daming restrictions. Ang daming nag-fail. Talagang kakaiba, no? I'm sure nag-doubt tayo. Talaga bang love tayo ni God or love ka ni God? Especially if you were hit strong by what happened. Totoo yun. Pero if you would look deeper and look more intently at 2020, I'm sure hindi lang yung pain yung marirealize mo. If you will pray about 2020, I'm sure makikita mo din yung mga mabubuting nangyari at mga biyaya na dumating sa atin noong 2020. Honestly, ako na-appreciate ko yung quarantine na nangyari. Parang na-reset tayong lahat, no? Na-reset ang nature. Biglang naging klaro ang kalawakan. Na-reset ang life natin. Parang bigla kang napaisip, ano ba talaga yung mahalaga? Na-reset ang health natin. Parang we began to give importance to our health. Na-reset ang priorities natin. Ngayon, alam mo na, ano bang dapat kong i-focus? Na-reset din ang family life natin. That in the end, ang mahalaga pala is the love that we have for our family and each other. Pag tinanggal mo pala yung maraming bagay sa buhay natin, yung maraming bagay na nandyan sa schedule mo, in the end, all you are left with
family, and God. Sorry, three things. Yourself, your family, and God. Sabi ni Tita Witty, dati, laman lang ng bag ang inaalam ni guard. Ngayon, pati temperature, name, address, and cellphone inaalam ni guard. Ano na kaya ang susunod? Favorite color? Most embarrassing moment? Or yung first love? Totoo nga naman, no? Kakaiba. Kayo po, what is your take of 2020? I heard a life coach said, it is not about your situation, but your perception. Ulitin ko yun, ha? Life is not about your situation, but it's about your perception. Totoo, no? We may have been in same situation, pero iba-iba tayo ng perception. Dun sa nangyayari sa atin. At dun, kung makikita kung sino ang masaya at malungkot, depende sa perception. Makikita mo sino yung mag-move on, depende sa perception. Makikita mo sino magiging successful, depende sa perception. Just in the same way, yung Magi at saka si King Herod, they were in the same situation. They saw a star. Both of them saw the star. They realized someone was born. Pero look at the differences of their perception. Yung Magi, they saw hope. Si Herod saw despair. Hala, papalitan niya ako as king. Imagine yun ang na-realize niya. The Magi saw grace. Herod saw curse. Hala! End of my regime. The Magi saw sweetness in the baby. Herod saw bitterness. Hala, papalitan niya ako. Patayin yan. The Magi saw a savior. Herod saw an enemy in the baby. The Magi saw salvation. Herod saw damnation. Dear friends, don't add sadness to your life by misreading what people say and what people do. Kakalungkot yun, no? May iba, sasabihin mo lang, kamusta ang parents mo? Ang konklusyon ng iba, ala? Hinahanap niya parents ko. Baka may balak siya. Pero pag yung iba naman, kamusta parents mo? Hoy, concerned siya sa parents. How do you see things? Someone said, mag-aasawa ka. O paano na yung parents mo? Somebody saw that as, wow, concerned siya sa parents niya. Ang iba naman, makikita yun, oh, minamaliit yung, minamaliit siya. Sana all this year, we may begin to see the goodness that is around us. Sana all. Sana this year, makita natin yung pagmamahal ng Diyos. Sana all. Sana this year, lalo tayong ganahan na ipamalita ang pagmamahal ng Diyos. Sana all. May I invite you all to be silent. And I want us all to make a New Year's resolution. I'm sure hindi pa huli. What can we promise to God to do this year? Please don't end this silence without coming up with three, at least three,
at least 3 concrete things to do for this year. Simulan ko po, ako, I will go to confessions more. Because in the sacrament of confession, I am receiving the love and mercy of God. I will be more faithful to my prayers, personal prayers. Aside from our community prayers, I'll be faithful to my personal prayers more. And number 3, I will individually talk to young people who are inquiring about the seminary life. Kayo po, let's pause for a while. What are your 3 resolutions? If you have time, please pakisulat po para it will really challenge you and guide you for this new year. Sana all may experience and continue to feel how much God loves us. Okay.